Nadagdagan pa ang halaga ng pagkakautang ng pamahalaan ng Pilipinas. Sa ulat ng Bureau of Treasury, 12.09 trillion pesos na ang outstanding debt ng Pilipinas as of February 2022. Ibig sabihin, 63.83 billion pesos o 0.5% ang nadagdag sa ating pagkakautang mula buwan ng Enero. Pinakamataas na naitala sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa kawanihan, bunsod ito ng currency fluctuations at net financing sa local at external sources. 8.41 trillion pesos dito ay domestic debt o 69.6%, habang 3.68 trillion pesos naman ang external debt o 30.4% ng total debt. Nakaapekto rin sa pagtaas ng external borrowings ang pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Ayon naman sa Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation na si Michael Ricafort, ang bagong record high na pagkakautang ay bunsod ng naranasang pandemya. Resulta pa rin ito ng epekto ng pandemya sa ekonomiya simula 2020, mababang tax revenue collections at mas mataas na gastusin sa iba't ibang COVID-19 programs at infrastructure projects. Naniniwala naman ang ekonomista na maaari pa itong madagdagan sa buwan ng Marso. Subalit dahil sa ibayupang pagluluwag ng ekonomiya at restrictions, makatutulong ito upang madagdagan ang buwis na makokolekta ng pamahalaan at mababawasan naman ang gastusin sa financial assistance at iba pang COVID programs. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.